nabanggit niyo dalawang beses. I'd like just to remind you before I post this question. Kasi sinabi niyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word. Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you are going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, even your lawyers do not want to go to hell with you. Eh, kung Mr. President, ang resulta ng ano ko sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga mandang kapamilya yan na mas-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 
insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ho trabaho ng police at hindi maniwala yung police sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi. Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. Yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong po. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron play clip. Ano po? Hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafi-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair. Hindi papayag ang piloto niya, sir. Ikaw, ganun po. Ganun po, Mr. Chair. So, if you feel justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po eh, I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, o nagbibiro po kayo no? Istorya lang para sa kriminal. Pero paano itapon niya, sir? Bubutsan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? Hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon, na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, eh medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit
alam nyo, ha, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto or in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, eh wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo, nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery. They are about to stone them. Stone her. Papatuhin na po. O, nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, o, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, si Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Oo. Ngayon, naiwan po doon yung babae. Ah, that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ah, where are your accuser? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair? Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Na-retired na ako. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Ikaw, alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda nyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Oh, retire na ako, sir. ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, batas, sir. Batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi nyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor naman, sir, tulungan mo na lang ako. Pero, Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, eh. Well, of course, you have a dual... Pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na... Mr. President, trabaho lang yan. Bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, tulad, sir, ng aking nabanggit sa inyo kanina. Coming from the heart. Opo. Ngayon, sinabi po ninyo rito, ha? Mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh, bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop. Ay, sorry po. Ha? Itong mga drug lords na ito. O mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lalamang po ninyo. Ano po, Mr. Chair? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng... Nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, three of them. Nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko, 45. Yung dalawang police na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam nang
kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, ano?